sa municipality. Ano po, ano po yung ginawa niyong sanction? Ano po yung penalty? O ano po yung mga pinal niyong kaso against him? Wala po kapong nakapagawa. Wala po kayong ginawa. Si Mayor Tumak ay nakabili ng lupa. Kung marami yung 10, marami yung... 150 hectares po yun. Ilan? Sa San Lorenzo. 150. Wala po akong biniling lupa, Your Honor. Mayor Tumak, ako ang nagtatanong ha. At alam ko, nakulong ka na rin eh. Di ba? Yes, Your Honor. Sa susunod na makukontempt ka, hindi ka na dito makukulong. Nakakaintindihan po tayo. Yes, maigi na yung magkaharapan tayo, nagsasabi tayo ng kung anong nararamdaman natin. Yes, po, Your Honor. Hindi na kita, kung masasakit ka yung contempt, imumove ko na hindi ka na dito makulong. Doon ka sa Quezon City Jail. Alec, let us proceed. Next, wants to ask question. Andito ngayon si Mayor Tumang. Present in the hearing, he was absent. Last hearing because though there is an whole departure order for Mr. Tumang to travel abroad, he has secured a clearance from the Sandigan Bayan and he was also given a clearance from the BID. Ministerial po BID that time. Until now pala, BID is just ministerial with regards to travel clearance. Now, is anybody want to ask Mayor Tumang? The BID is present. Attorney, paki-ano po? Dito na po. Paki-occupy lang po dito yung ano mo. Oh, Mayor Tumang is present now. Do you want to ask question? Hindi, kasi one at a time dapat by person invited. Kasi para hindi magulo. Now, it's Mayor Tumang. Okay. Mr. Chair, kung wala pa pala, very quickly. Kanina kasi ilang beses ko narinig si Ms. Daisy Quiros. Dinadrag yung pangalan ni Mayor Wong. My information is that Mayor Wong already succumbed to an illness. Kaya, for the record, kung ituturo ulit ni Ms. Daisy Quiros si Mayor Wong, patay na po siya, Mr. Chair. Yeah, just for the information of the August body. Mr. Chair. You want to proceed? Yeah. Yes, please. Okay, Mayor Tumang muna. Yeah, Mayor okay, Tumang. Please proceed. Where is Mayor Tumang? Ayan, sir. Welcome po. Welcome back. Saan po ba kayo nang galing sa abroad? Kasi the last time you were not here, no? Twice ata na he was not around. Once. And we have invited you over in the last hearing. But unfortunately, according to the records, you were abroad. So saan po kayo nang galing? Sa Europe po, Your Honor. Sa Europe? Yes po, Your Honor. Oh, okay. So ano po kayo doon? Ilang linggo po? Bali po, okay, pang 15 days po yung pagdating ko, Your Honor. Pang 15 days. You were with your family and friends? Yes po, with my family. Wala pong kasama mga barkada, kaibigan? Meron naman po. May mga kasama ko yung barkada? Like kasama sa negosyo or kasama sa ano? Hindi po, nag-pilgrimage po kami, Your Honor. Pilgrimage po. Kahapon po nandoon kami sa ano eh sa kanila, di ba? Mexico. Oho. Binisita namin yung warehouse. And also what's this? The Lagundi? Yeah, Infinity. Yes. You were the mayor of Mexico during that time, no? When the facility were constructed. Doon sa Infinity. Yes po, yung kay Mr. Alex Pong po, Your Honor? Yes, oo. Yes po. So, according to this, ano namin, sa ocular inspection namin, yung pong, what do you call this, the development plan of the place, we asked the mayor right now, di ba? Si mayor, ano? Yung ngayong mayor, chairman. Sino ba mayor ngayon? Si Gonzales. And according to him, if I'm not mistaken, wala po yung record ng mga documents pertaining to the construction of the facility inside the Infinity. Why is that so that wala pong mga records yung pong construction? And being the mayor of that municipality, it is our primary responsibility to see to it that those documents are being secured, di ba? So, tanong ko po bakit wala po yung mga dokumento na during the last hearing, we were asking all those documents. Hindi ko na po maalala, Your Honor, kasi ang pag-secure po ng mga building permit sa municipal engineer po yun. Yes, so, pero hindi ko po na-monitor bakit po walang record. Pero
during the last hearing po ba, hindi po ba hiningi sa inyo yung mga dokumento during that time? Because being the head of the LGUs, you know, it is our responsibility, no? The buck ends on us, eh. Ako, naging mayor po ako. Kapag yung municipal engineer ko, napatunayan ko that those documents that are looking for ay wala, ay right away, binibigyan ko ng sanction yan. Have you done that? Yes po, sinabi ko naman po sa municipal kung engineer ginawa niyo to. Po, ano po yung ginawa niyong sanction? Ano po yung penalty? O ano po yung mga pinal niyong kaso against him? Wala po akong o di wala po na-monitor. kayong ginawa? Wala po kasi akong na-monitor for that situation, Your Honor. It's kaya a big wala case, po kami. Mayor Tumang. Ha? I'm telling you, the place is so big that somehow, hindi pwedeng makaligtas sa mayor yon. Like for example, ako, pag may ginagawang isang facility doon, from time to time, lalo na kapag yung mga investment na mga malalaki, I'll see to it that I'll be checking it out. Kahit mga twice a week or once a month. Why? Eh, syempre, hindi mo alam kung they're following the development plan that that were submitted sa municipal government. And having said that, kapag merong ganung malalaki mga investment, syempre, concern tayo kasi aalagaan natin sila, isesecure natin sila. Not only that we are securing them, but we are also trying to find out, baka meron silang gawing hindi maganda. Di ba? And to tell you honestly, Mayor Tumang, nang pumunta po kami doon, eh, the same kind of buildings that we went to Porac and we went to Bamban, the same design, no? Of trying to make a facility for Pogo. Siguro, fortunately lamang, pumutok to. Kaya, yung pagtatayo at pagpapatuloy ng pagpagawa ng Pogo doon mismo sa bayan mo, hindi na itinuloy. Pero there are those structure that were constructed that were almost the same kind of structure doon sa mga binisita namin. But of course, pumunta po kami doon kahapon, syempre with all due respect doon sa mga may-ari na doon, they transferred their plastic facility, mga pellets. But constructing huge facility like that for pellets, or for that plastic to be exported, eh, unbelievable. And we know, hindi naman po kami mga tanga. Di ba? Ay ako, naging mayor ako, alam ko kapag may tinayong business, dapat commensurated yung ilalagay na pondo. Di ba? Doon sa patatay yung facility. Otherwise, kapag hindi sa commensurated, lugi na agad. Lugi na agad yung mag-invest. And what we have seen in that place is like that. Hindi siya balance eh. Malaki ang investment, di ba? Pero yung return of investment doon sa kanilang infrastructure is not balanced to the amount of investment. Kaya sinasabi namin sa iyo, ngayon, tinatanong ka namin, bakit walang ano? Bakit wala yung mga plano na supposedly dapat munang inaaprubahan ng mayor, inaaprubahan ng municipal engineering? Why? Because there is a clandestine between you and the owner? Meron po ba kayong ganoon usapan ng may-ari ng building o ng facility that they will not submit any documents pertaining to the structure of Infinity? Wala po. Basta sinabi ko po sa municipal engineer and the owner comply the necessary documents para sa building na tinatayo po nila, Your Honor. Yun ang magandang dahilan eh, no? Wala tayong alam, hindi po natin ilapapasa natin sa municipal engineering. Di ba? Doon natin pinapasa lahat ng responsibilidad. Have you invited the municipal engineer, Mr. Chair? Comsec, can we please look into whether the municipal engineer is here? Do we have the municipal engineer here? May we call on the municipal engineer of the Municipality of Mexico? Andiyan ba? Are you present, sir? Can we check, Comsec, if we invited the municipal engineer? Andiyan ba? Ayun pala, andiyan ang municipal engineer. Papakitawag na naman po. Sir Chair, the municipal engineer wasn't invited for today's hearing. But is he here? Is the municipal engineer here? Anyone from the LGU? Narito po ba ang municipal engineer? O sige. For the meantime siguro, Mayor, ano mga dokumento ang pinasa po sa inyo? Siyempre, umingi po sila ng di ba? Writing a letter to the mayor that their intent to put up a investment like this and we are constructing this facility. Anong sinabi po nila doon sa kanilang sulat for the intention of trying to put up that business?
Hindi ko na lang po masyadong ma-recall, pero ang alam ko po, Your Honor, yung salyater nila na magtatayo po sila ng facility for the recycling and magtatayo po ng building para sa residential po nila. Yun po yung alam kong pag... After that, ano po ang ginawa ninyo? Hindi nyo na chinek yung lahat ng mga documents? Pinabayaan nyo na po sa municipal engineering? Tinawagan ko po, kasama ko po yung municipal engineer na i-check yung mga documents na pag-comply. How about the yung mga completion po ng mga buildings? Siyempre, mayroong pirma yan ng certificate of completion. So, wala na po ako noon, Your Honor. Natanggal na po kayo yes, bilang po, mayor. Andiyan na ba? Andiyan na tayo yung municipal engineer? Wala pa ba? Papatawag na. Ayan, ito na. Yung engineer at saka yung assessors. Oh yeah, municipal engineer. At saka assessors kasi personal property yun. Can you kindly state your name? Yes. Good afternoon po, Your Honor. Please state your name. Wrote daw ilang beses yes ka na po, nagot, Your Honor. Opo. Tri-Star Soto po, acting municipal engineer po. Yung ano, assessors, ano yung si Mr. Pogi? Nandun sa laba. Oh, assessors, pagyo po. May tatanong nga po si Chairman Dan sa'yo. Oh. Chairman Dan, please proceed. Oo, pakitulong. So, yung Infinity, when they applied, di ba, siyempre, mag-a-apply yon sa mayor. Tapos, babato sa municipal engineering office yung mga documents. What are the documents that were submitted by the Infinity? Nag-apply po sila ng mga building permits po. Doon sa mga warehouses po, tsaka sa mga high-rise building po. Kailan Your ito? Honor po. 2019 po yung unang application po nila ng building permit. Though hindi pa po ako yung municipal engineer na, Your Honor. 2019? Opo. So, nag-apply sila? Yes po, Your Honor. Kailan ba natanggal, Mayor Tumang? Last year lang, 2023. Po, August 25. Oh, so kung last year ka lang na tanggal, so ikaw naman bilang bagong municipal engineer, kailan ka? 2022 po, Your Honor. So inabot mo si Mayor, ano? Yes po, Your Honor. So July na 2019, sino municipal engineer? Engineer Jesus Ponsalan po. Ang tanong ko, pagpasok mo doon, ng 2022, meron ba mga dokumento pertaining to the building permits and all the requirements that being asked by the municipal government? Meron po silang mga application, Your Honor, pero yung iba po mga buildings po, kulang lang po ng mga requirements po ng pero meron po mga applications po ng building permits po. Issuance po meron po. O so nung tinatayo yung ganong kalalaking mga facility, kasi recycling, kasi nakita namin yung recycling eh. Yeah, it will not entail huge yung opisina nila, parang ano, pampogo talaga eh. So, the documents that were submitted sa inyo, hindi mo pa siya nakita nung una, kumbaga, yung unang municipal engineer na nakakita. Yung pong mga unang application po. So, hawak kong dokumento right now, pertains mga to that, plano po, yung mga, yeah, oo, yung mga development plan o yung plano nung area, opo. Was it aligned to the existing buildings right now? Yung mga warehouses po, naka-align po. Pero yung mga buildings po, mayroong mga changes po na ginawa po, Your Honor. And have they applied for, ano? Yes po, Your Honor. Pinag-apply ko po sila nung ako na po yung... Can you kindly submit to us all the documents? Yes po, Your Honor. Submit ko. For the meantime, Mr. Chairman, I just wanted to read all the... Thank you. What's that? Yung ba yung mga building plan? Opo, plan po. Can you kindly give it to us? And for the meantime, Mr. Chair, I'll yield to others who wanted to ask questions. You want to ask question, please? Related to? Related. Related. Okay, please proceed po. Pwede... Huwag ka muna umalis yun. Di ba ako... Kuya pa lang muna. Sa ngayon, matanong po kayo sa LGU ng Mexico. Yung tinatanong ni Honorable Fernandez, from the very start, kompleto ang application nila at saka approval na application nila. Sa records po ninyo? Meron po mga application, Your Honor, ng mga building permits po, nung mga warehouses, tsaka po ng mga high-rise building po. Although meron po mga, nung nag-inspection po ako, meron po mga buildings po na hindi po nag-apply. Pero pina-apply ko po. Correct na lahat? Ngayon po, Your Honor, nasa amin na po yung mga dokumento po nila lahat. For processing po yung iba, Your Honor. May no kung nandito yung BPLO na po? Ng Mexico? Issue na po. Ha? Issue na.
Treasurer. Yung nag-issue ng business permit? Wala kayong BPLO. Ah, wala kayong BPLO. Okay, sure. Po, kaya lang, yung treasurer lang nato. So wala siya rito? Wala po. Dito po yung treasurer lang dyan po. Kasi tatanungin ko sana, ano ang in-apply na business para nag-issue kayo ng business permit? Chairman Akop, that question can be raised to the Mayor Tumang because during the time that was 2019, it was Mayor Tumang then the Mayor pa. So Mayor Tumang, are you familiar with that? Ano pong in-apply nilang business permit daw? Hindi na po ako sigurado, Your Honor, kung ako pa yung incumbent mayor that time. Pero alam ko po ang na-apply na business ay recycling. Hindi, Mayor, ba't hindi ka sigurado? Kasi yung permit with regards to the construction of such building was done 2019. And you had the mayor that time. Yes po, ako pa po yung mayor, Your Honor. Oh, hindi mo matandaan kung anong permit ang in-applyan nila for a business permit? Hindi ko po ma-recall, Your Honor, kung nakapag-issue na po kami ng business permit dahil that time po, hindi pa po tapos yung construction nila. So, inuna mo na nila ang transaction before the business permit? Sorry po, Your Honor. Inuna mo na nila yung construction permit kaysa business permit? Yung po yung procedure, yung construction building permit po, Your Honor. Hindi nga, tinatanong nga kita, inuna nila yung building permit kaysa application building permit sa business permit? Depende po siguro. Ang alam ko po, construction muna para sa building, yung building permit muna, Your Honor. Okay, anyway, nandito naman yung si Mayor Gonzales, nandito ba? Wala. Yung administrator ng Municipality of Sipanga, nandito? Wala? Ay, please. In relation to the question asked by Chairman Akop, familiar ka naman siguro. Ano bang application nila sa business permit nung Infinity 8? Building permit occupancy. Yung application po nila para dun sa mga warehouses po. Warehouses ng ano? Mayroon pong plastic dun eh. Saka bakal, karton. Processing plant? Tapos mayroon po kaming nakita, ngayon may recycling na. Mayroong mga machine na ngayong nag-recycling. Pero is that part of the business permit? Ngayon po, ngayon pong nag-apply sila. Ngayon pala nag-apply? Ngayon pong nag-apply sila after pong masita. Sorry? Ngayon nag-apply after masita? Opo. Masita, yung nag-issue na po sa Congress yung ano nila. So nag-process po sila ng papel. In short, before application of such permit, business permit for recycling, nag-operate na sila. Opo. Chairman Akop, have you heard the answer of the municipal administrator? Nag-operate na recycling plant nila dun kahapon sa present na video presentation without a permit. Kaya nung sinita natin dito, tinakil natin dito sa Congress, saka sila nag-apply. And you have already issued? Nandito po yung municipal treasurer para po mag-confirm dun sa... Municipal treasurer, please. Municipal admin, ba't sigurado ka nag-issue na ng ano? Ng permit? Nakapag-compare ko sila. Hindi, nag-operate sila without a permit eh. So, walang cease and desist na ginawa kayo? Nagano po kami ng parang penalty. Nag-issue kami po kami ng penalty under our local revenue code. Okay, may penalty. Opo, pinuntahan po namin sila. In violation of operating without a business permit. Yes po, sige, that's please. Correct po. Okay. Madam. Si Chairman ako, kinanap ka kanina. Kasi wala yung ano. Chairman, nandito na yung treasurer, walang BPLO nila eh. In regards to building a business permit. Tinanong ko kanina kung yung Infinity, yung company ng Infinity, ibayad lahat sa kanilang business permit. Yes po. Bayad lahat? Yes po, bayad po siya as of this year po. Bayad. So, wala silang problema na kung mag-operate po sila. Okay. Pati nag-umpisa sa construction o building permit, fencing permit, occupancy permit, at saka yung business permit. Yes po. Wala na, bayad sila lahat. Yes sir, nakapag-comply na po sila ng mga documents nila. Okay, so walang problema pala. Mr. Chair. Madam Chair. Do we have further questions kung ako? Yes. Kindly proceed. Madam Chair, may I know if Barangay Captain Kanda is present? Do we have Barangay Captain Kanda?
You may proceed, Kong Ako. Nandito rin po kayo noong last year, hindi po ba? Kayo rin po ba nagsabi na si Mayor Tumang ay nakabili ng lupa noong 23... Nag-umpisa po kami 2016 hanggang 2017 full blast na. 2018 may natapos na po. 2017? Opo. Yung pagbili ni Mayor Teddy Tumang ng lupa? Opo. Ilang ektarya po yun? Marami po. O nga, hindi ko alam kung marami. Kung marami yung 10, marami yung... 150 hectares po yun. Ilan? Sa San Lorenzo. 150. Ah, 50 hectares. Sa magkano po ang nagastos doon? Bali, tig 200 per square meter po yung binili. So, ano po ang total? Yung una po kasi 860,000 square meter, bali, time is 200. 172 million. 172 million. Opo. Ang ibinaya. Opo. That was in 2017. Less 5% po. Less po yung commission, 5%. O kasi kayo, apat kayo na nagka-commission. Lima po kami. O, lima pala. So, nagbayad ng 170 million more or less. Opo, opo. Okay, 2017. Opo. 2018. Natapos po, 2018. Okay. 2018, nagkaroon ng problema si Mayor Tumang sa COA, Commission on Audit. Tama? Merong na-disallow na o pinababayad sa kanya restitution na 43 million. Alam mo rin ba yun? Opo. Yeah, alam mo. Pero ang pinambayad ni Mayor Tumang according to the records sa committee na ito, galing po sa kanyang mga kamag-anak, alam niyo po rin ba yun? Opo. Alam niyo rin. Mayor Tumang, totoo po ba yun? Mga sinagot ni Kapitan? Wala po akong biniling lupa, Your Honor. So ang sinasabi po nyo, nagsisinungaling si Kapitan? Yes po, Your Honor. Yes. May, sige. Anyway, isang tanong lang kay... So, Mr. Kanda, Kap Kanda, opo. Ang lumalabas ngayon yung words, opo, against swords. Now, ang tanong, sabi mo kanina na lima kayo. Opo. Sino-sino yung iba pa? Bali, dalawang kagawad po, ako, saka si Roy Gomez, kasama po si Mayor, kasama pa doon. Kasama sa atin? Opo, sa kasama po po. Ba't kasama siya? Siyang bumili? Kasama po sa kanya. Pero yung transfer of property, kanina mo pinangalan? Kasi po yung pinambayad na, sa morning sun, cheque po eh. Oh, sa kanya po cheque. Sa mga farmers. Kaya po, alam ko sa kanya yun. Opo. Sino yung dalawang kagawad? Kasi definitely Roy Gomez is now chairman of office at large. Now, sino yung dalawang kagawad? Hindi na po kagawad ngayon. Natapos na po. Si Darny Gabriel, tsaka patay na po yung isa. Sino? Si Atienza. Abring Atienza. Patay na po yun. Yung, pero yung isa buhay po. Okay. Si kagawad. Ano yan? Former kagawad? Gabriel po. Gabriel. Daday po ang tawag eh. Anong barangay? San Lorenzo po. Oh, COMSEC is directed to invite sa former kagawad Gabriel of San Lorenzo. At same time, yung wife ba o next of kin ni yung namatay na kagawad, alam niya rin yung transaction kasi kumita siya eh, di ba? Opo, kaya lang may ano po, stroke siya, hindi siya maka... Ano. May stroke yung asawa? Opo. Nabuhay, yung surviving opo. Ano. Opo. Pero yung anak? Ah, yung anak po, hindi po alam kung alam yung anak. Billy Atienza, yung panganay po niya. Bilya? Billy Atienza. Billy Atienza, and also Billy Atienza, COMSEC to invite and direct hearing. Tapos sabi mo, check in mismo. Mayor Tumang. Opo, sa kanya po. Now, pinambayad. Can you cite anyone doon sa mga seller? Sino bang pwede mag-testify? Yung iba po, kamag-anak po. Kamag-anak mo? Opo. Who are those names? San Lorenzo rin po. Sino hindi mga pangalan? Ah, patay na po yung isa eh. Oh, pero ang ano? Yung isa, tita ko. Sino pangalan? Opila Pangan. Opila Pangan, COMSEC. Opo. Patay na? Hindi pa po. Hindi, isa. Pero yung namatay, babae. Babae din po yun. Ay, yung asawa niya, buhay pa. Ayun, patay na rin po. Yung anak. Buhay pa po. Oh, please. Sige ng pangalan. Ryan Pangan po. Oh, Ryan Pangan, COMSEC ka. Kapag ano lang mamaya, Kapitan, dito kay COMSEC. Opo, opo. Oh, lahat ng mga seller na that will testify and corroborate
yung statement mo na it never paid check under the name of Mayor Tumang. Opo, video po. May video pa? Opo. Video. May video ka? Hindi po, yung check eh, video tsaka... Ah, video. Opo. Video. Opo. Pero wala kang record? Anong wala po, check record eh. Video? Opo. Anong video yon, Brands? Dito po sa SM. SM, Pampanga? Opo. Okay. Tsaka Metro Bank. Yan. At tsaka Metro Bank? Opo. Yes, Chairman ako. Okay, Mayor Tumang, ako po ang nagtatanong ha. At alam ko, nakulong ka na rin eh. Diba? Yes, dahil po, Your Honor. Sa susunod na makukontempt ka, hindi ka na dito makukulong. Nakakaintindihan po tayo. Yes, maigi na yung magkaharapan tayo, nagsasabi tayo ng anong nararamdaman natin. Yes po, Your Honor. Hindi na kita, kung masasight ka yung contempt, imumove ko na hindi ka na dito makulong. Doon ka sa Quezon City Jail. Siguro nagkakaintindihan tayo. Yes po, Your Honor. Ano po? Yes po, Your Honor. Sige. That's a fair warning. Sinabi ni noon sa last hearing, Mayor, familiar ka ba kayo sa Yatay Industrial Park? Yes po, Your Honor. Sino po ang may-ari nito? Hindi po lang po parang Waong Yang? Ano po? Waong Yang? Pilipino po ba ito? Hindi ko lang po alam ang kanyang citizenship. Ang opisina po nito ay nasa San Lorenzo, Mexico. Tama po? Alam ko po ang business... Kasasagot mo lang sa akin, alam mo itong Yatay Industrial Park eh. Yes po, Your Honor. Hindi mo alam kung saan ang opisina niya? Yung pong business po nila, yung Omnilight sa Manila po. Sa Manila po yung yung business nila. Saan dito sa Maynila? Opo. Saan nga dito sa Maynila? Laki-laki na Maynila eh. Ito, kaya mo lang siya. Walang yung exact address pero malapit po sa... Hindi po alam yung exact address po pero alam ko po yung sa Omnilights po yun, Your Honor. Wala silang opisina sa San Lorenzo, Mexico? Sa pagkaalam po ninyo? Wala po. Ang nag-uopisina po, ang alam ko sa... kasama po kay A.D. Yang, yung sa 999 po yon, Your Honor, sa May San Simon. Alam niyo po ba yung Morning Sun Industry? Sa akin po yon, Your Honor. Sa iyo yun? Diba? So ngayon po, tinransfer ko na sa anak ko po. Nakatransfer na sa anak mo? Yes po, Your Honor. So... ito ay basehan sa pagtatanong nung last hearing. Kasi wala po kayo, Mayor. Kaya ngayon ko kayo tinatanong para mabigyan ko kayo ng pagkakataon na sagutin yung mga kasagutan sa aming tanong nung last hearing. Ang sinasabi ni Barangay Captain Kanda, yung opisina ng Yatay Industrial Park at saka Morning Sun Industries ay sa iisang lugar. Hindi po, Your Honor. Hindi. So, isa na naman sa inyo, ang nagsisinungaling? Tama? Ako po, hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong kung nagsisinungaling ka. Ang tanong ko po ay, isa sa inyo ang nagsisinungaling. Tama? Maari po, Your Honor. Tama? Siguro po, Your Honor. Kasi kung sumagot ka, depensa ka ng depensa ka agad eh. Hindi rin totoo na nakabili po kayo ng 34.5 hectares. Hindi po, Your Honor. Hindi. Ang sabi kasi ni Barangay Captain Kanda, ikaw ang nagbabayad doon sa 34.5 hectares. Tama yung sabi niya, sa halagang 200 pesos per square meter o ang kabuuan 69 million noong 2017. Tama, Kapitan. Yun po ang statement nyo last hearing eh. Opo. Tama. At dinideny nyo ito, Mayor. Wala po ako binili, Your Honor. Walang? Wala po, Your Honor. Wala. Anyway, Mr. Chair, wala po rito yung ibang testigo ni Barangay Captain Kanda na magpapatunay
Kasi sa ngayon, pareha si 1 versus 1 eh. Ang kwan, hindi tinatanggap ni Mayor Tumang na totoo lahat yung sinagot sa ating mga katanungan nung last hearing tungkol dito. Alam niyo kung bakit tinatanong ko po yun, Mayor? Kasi kung nakapagbabayad po kayo ng 69 million para sa 34.5 hectares ng 2017, tapos noong 2018, pinagbigyan kayo ng COA na mag-restitute ng 43 million at ang sagot ninyo, kasama yung iyong kapatid, ay galing sa inyong kamag-anak, pabayad. Pero, pagkakataon na nagsalita po kayo doon sa inyong lugar na kayo po ang nagbayad ng 43 million. Yes po, sinabi ko po yun. Included na po yung iniram ko sa mga kapatid ko, Your Honor. Kaya nga, kung ikaw ay nakapagbayad ng 69 million noong 2017, hindi ko maubos maisip na hindi mo kayang magbayad ng 43 million ng 2018. Hindi ba papasok din sa isip mo yon kung ikaw ang nagtatanong? Wala akong binayaran na lupang 69 million. Kaya nga, sa ngayon, tatanggapin po natin yon dahil isa't isa eh. Sabi ni Kapitan, dinidinay mo. Siguro kung may testigo pang iba, mapaputunayan natin. Di po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair.